Ano ang ayaw ninyo sa sarili ninyo? Hindi lamang sa physical na aspeto, kundi sa inyong pagkatao. Na kung lilikhain muli kayo ng Panginoon at bibigyan ka kayo ng pagkakataong makapag-suggest, ito yung sasabihin nyo na, Lord, sana wala ako nito. Lord, sana ganito na lamang ako. Narinig po natin, mga kapatid, sa ating unang pagbasa, ang pagkalikha sa unang tao kay Adan, and surprisingly, parang pagkalikha pa lang kay Adan, meron na siyang kakulangan, kahinaan, na dapat ay punan. Kasi ang sabi ng Panginoon patungkol kay Adan, it is not good for man to be alone. Lahat ng nilikha ng Diyos, sinabi niyang it was good. Siyempre, pati rin si Adan. Pero sa sinabi niyang ito patungkol kay Adan, lumalagay na, bagamat mabuti si Adan, meron pa rin itong kahinaan o kakulangan, at sabi ko nga ay dapat pa rin punan. Again, nakagugulat ito sapagkat hindi nga ba't ang Diyos ang siyang may likha sa kanya? Ang Diyos na nakakaalam ng kailangan nating lahat. Di ba't dapat simula pa lang, pinunan na ng Diyos yung kakulangan at kahinaan na yan? Hindi kaya nagkamali siya, nagkulang siya sa pagkalikha niya kay Adan? I don't think so. Dapat tingnan natin ito sa tamang perspektibo. Sapagkat kung titingnan natin yung kahinaan o kakulangan dito ni Adan sa perspektibo na negatibo bilang epekto ng kasalanan ng tao, magkakamali tayo at malilito. Sapagkat in the first place, hindi naman nilikha ng Diyos si Adan na may kasalanan. Hindi galing sa Diyos ang kasalanan, galing sa Diablo yan. But at this point, hindi pa nagkakasala si Adan. So bakit meron siyang kahinaan at kakulangan? It is not good for man to be alone. Dapat natin itong tingnan sa magandang perspektibo. Ang kakulangan o kahinaan ito ay galing sa Diyos. So hindi natin dapat itong tingnan sa perspektibo na negatibo. Minsan ay nasabi ko, hindi mo po pwedeng sabihin sa may gawa ng painting o ng isang obra, pangit ang pagkakatabas dito, pangit ang pagkakakulay dito. Yung pangit na iniisip mo, hindi yun pangit sa mata ng lumikha nito. Bahagi yon ng kagandahan ng kanyang obra. So, ganun ang Diyos. Kaya nga, palasak na sinasabi, lalo na ng mga charismatic, walang pangit na nilikha ang Diyos. Lahat ay maganda. So, kahit yung pini-perceive natin na kahinaan o kakulangan natin, hindi yun kahinaan o kakulangan sa perspektibong negatibo sa mata ng Diyos. Ito ay positibo. Sapagkat kung titingnan natin ito sa dakilang layo ng Diyos, ang kahinaan o ang kakulangan na ito ay minarapat ng Diyos na nandoon na sa tao sa simula pa lang upang ang Diyos ang maging kalakasan ng tao at upang ang Diyos ang kumumpleto sa buhay ng tao. Kaya, every weakness should be a perfect opportunity for each and every one of us to turn to God, to become closer with God, to fall in love with God, to depend on God. Because God intended that. Napaka-meaningful para sa akin yung pagkatapos likain ng Diyos si Adan at nandun na yung mga animals bago likain si Eva, in an effort to find a suitable partner for him, parang pinakita ng Diyos kay Adan, ayan yung mga animals. Hindi tanga ng Diyos para pamiliin si Adan sa mga animals na yon. Kaya nga sabi, none proved to be his suitable partner. Pero it wasn't meant for Adam to discover na walang suitable partner for him sa mga animals. May malalim na pinakikita dito ang Diyos. At ito yung katotohanan, God wanted Adam to discover Adam's his need for God from the very start, from the very beginning. Na kahit Adan, nasa paraiso ka, ang lahat ay parang nandiyan na. Lahat ng kinakailangan mo, nandiyan na. Mayroon ka pa rin kakailanganin at kakailanganin talaga. At ang Diyos lamang ang makapagpo-provide niyan sa iyo. At hindi ang kahit ano
o kahit sino. Natural na may kakulangan o kahinaan tayo sapagkat hindi tayo tulad ng Diyos. Hindi tayo Diyos. Pero minarapat ng Diyos yon upang tayo ay mapalapit sa Diyos. Natatandaan po ninyo yung daing ni San Pablo. Si San Pablo na sumulat ng napakaganda at maraming libro ng New Testament. Si San Pablo na napakagaling mangaral, full of wisdom. Si San Pablo na, kung hindi man siyang pinaka-epektibo, isa siya sa pinaka-epektibong disipulo o apostol ng ating Panginoong Hesukristo, bagamat hindi niya nakasamang personal si Kristo. Si San Pablo na parang ang lahat ay kayang gawin at isipin at sabihin. Si San Pablo yung nakaranas ng kakulangan o kahinaan o kapintasan na kanyang pinagdaanan na hindi naman naging malinaw ang banal na kasulatan tungkol dyan. Basta may thorn in the flesh siyang tinatawag. At ang sabi niya, ilang beses ko itong hiningi sa Diyos, naalisin ito. Pero hindi inalis ng Diyos sa akin. Sapagkat ito palang kahinaan o kakulangan na ito ay mayroong dakilang layunin. Upang hadlangan ako na maging mayabang o umasa sa aking sariling kakayanan. At upang mag-lead sa akin, sabi ni San Pablo, na ang Diyos lamang ang aking asahan. Kaya nasabi niya na kung kailan ako mahina, yun ang aking pinagmamayabang. Sapagkat sa aking kahinaan, ang Diyos ang siyang aking nagiging kalakasan. At sabi ko nga, kung bibigyan tayo ng pagkakataon na sabihin sa Diyos, ito ang ayoko ng kahinaan na ito. Kahinaan ko, ayoko ng maraming bata. Mga makukulit, ayoko niya. Kaya pampari talaga ako eh. Kahinaan ko sa traffic, kapag may mga pasaway na drivers, yan ang kahinaan ko. Kahinaan ko makulit. Yan. Lahat tayo magkakataon. Kung ako'y bibigyan ng pagkakataon ng Panginoon, nasasabihin, lilikhain kita uli na gusto mo. Sabi ko, Lord, sana alisin mo yung pagiging irritable ko sa makukulit, sa mga pasaway. Pero nang mapagnilayan ko ito, sabi ko, kailangan ko ang mga kapintasan, kahinaan o kakulangan na ito upang hindi ako maging mayabang at upang humingi ako ng tulong sa Panginoon na siyang aking maging kalakasan na magbigay sa akin inspirasyon upang improve o paguhin yung mga kapintasan na yan. Isipin na lamang po ninyo kung ang isda ay matututong lumakad. Baka makalimutan niya ang tubig. Kung ang halaman ay matututong lumipad. Baka makalimutan niya ang lupa. Kung makakaya natin ayusin ang lahat, baka makalimut tayo kay God. Kaya maganda rin na may kahinaan sapagkat normal yan. Meanwhile, sa ating ebanghelyo, ay narinig natin ang kalakasan ng babae. Malakas ang katawan nito sapagkat nakukuhang alagaan ang anak niyang sinasapian daw ng masamang espiritu. Pero higit pa rito, malakas ang kanyang loob na lumapit kay Kristo. Pero tingnan po ninyo kung paano siya lumapit kay Kristo. Nagpatira pa siya, nagmakaawa siya, hanggang sa siya'y parang magmukha ng tanga. So, yung kalakasan niya ay wala dun sa anumang ipagmamalaki niya tungkol sa sarili niya. Yung kalakasan niya ay mas naramdaman niya sa pagpapakumbaba niya. Kaya nangyari ang himala na hinihingi niya. Mga kapatid, normal ang kahinaan, kapintasan, kakulangan. Sa ganda natin, normal ang problema sa buhay ng tao. Pero dapat, matuto tayo kung kanino natin i-offer, ibubukas at ihingi ng tulong ito. Nandiyan ang mga kahinaan, kapintasan o kakulangan upang ang lahat ng ito ay hingi natin ng tulong sa Diyos at hindi sa Diablo. Sapagkat kapag sa Diablo natin, hinihingi ito o iniharap ito, kahinaan mo, babae, humarap ka sa Diablo, i-entertain mo ang mga panudokso ng Diablo, mas lalo kanyang bibigyan ng mga babae. Kahinaan mo ang pera, mas lalo mong in-entertain ang mga panudokso ng Diablo, mas lalo kanyang bibigyan ng temptation sa pera. Kahinaan mo ang pagiging magagalitin, mas lalo siyang magbibigay ng okasyon sa iyo para maggalit ka. I-exploit ang demonyo, ang kapintasan, kakulangan, kahinaan mo, hanggang sa masira ka nito. Humarap tayo sa Diyos. Sa Diyos tayo humingi ng tulong. Sa Diyos tayo humingi ng saklolo. Sapagkat para sa Kanya ang mga
kahinaan na ito. Iharap natin, isurrender, i-offer natin, ihingi natin ang tulong sa Kanya ang lahat ng ito. Maganda sana, no, kung ano man yung naramdamang kakulangan ni Eva at ni Adan, ang kinausap nila yung Diyos, Lord, ano ba itong nararamdaman namin? Naging maayos sana ang lahat. Maganda sana kung tayong lahat, katulad ng babae sa mabuting balita, na sa halip na spend ang araw, ang enerhiya, sa pag-worry, sa pag-alala, ano ba itong masamang espiritong sumabi sa anak ko? Eh, lumapit na lang tayo kay Kristo. Ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Ano ba itong nararanasan ko? Lumapit na lamang tayo kay Kristo. Doon magkakaroon ng solusyon ang ating mga pinagdaraanan. Sapagkat sa ating mga kahinaan, ang Diyos ang ating maging kalakasan, sa ating kapintasan, ang Diyos ang siyang ating ipagyayabang, at sa ating kakulangan, ang Diyos ang siyang magbibigay ng kapupunan. Mga kapatid, minsan ay narinig natin o minsan ay ginagamit nga natin yung katwirang, ako'y tao lamang, mahina. Well, katanggap-tanggap po yan kung wala ka pa sa Diyos. Pero kung tunay ang pananampalataya mo sa Diyos at kung meron kang malalim na relasyon sa Diyos, hindi mo pwedeng sabihin yan, hindi mo dapat naiisip yan. Sapagkat kung tunay kang nasa Diyos, meron kang kalakasang lubos. Baka ito'y senyalis na masyado mong pinagtitiwalaan ang sarili mo o ibang tao. O anumang bagay na mayroon ka dito sa mundong ito, kapatid, manghihina at manghihina ka talaga hanggang sa masira na lang ng Diablo ang buhay mo. Pero, kung totoong ang kalakasan mo ay si Kristo, sabi nga ni San Pablo, no one, nothing can be against you. Nothing and no one can stop you. Mapapagod ka lang pero hindi ka manghihina. Magpapahinga ka lang pero lalaban ka na naman. Pwede kang madapa pero pagbangon mo, mas malakas ka kaysa sa nakaraan. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayos sana niyang malaman ni Numan na naroon siya, subalit hindi kayo nang nangyari. At pagdating niya ay inabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng naalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito ay hentil, tubo sa Sirofenika. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot na mga mumong nalalaglag sa mga anak. At sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratngan niya sa higaan ng bata. Iniwan na nga ng demonyo.